sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa na pansayo. Nagtatapat, sumasamo, tumulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, hindi man karapat dapat sa kabanalan mo. Patawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasampo, tumulog sa harap ng banal mong trono. Sa kabanalan mo, biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat dapat sa kabanalan. Kapatawaran sa'yo ay naakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat dapat sa kabanalan mo, biyaya at kaawaan, kapatawaran Jesus, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Salamat sa Diyos sa patuloy na pagtitiwala, sapagkat ang Diyos ang patuloy na nagtitiwala sa atin at patuloy, upang patuloy nating magampanan ang mga tungkulin na tunay ngang nagagawa natin dahil sa Panginoon. Kaya patuloy tayong nagpapasalamat sa Diyos sa lakas, sa kakayanan, sa karunungan para po magampanan ang ating mga tungkulin. Sa gabing ito, thank you po Lord sa boses. Medyo paos po yung boses ko pero sisikapin na may pangaral ang salita ng Diyos sa gabing ito. Kaya po, patuloy akong nananalangin sa Panginoon na patuloy pa akong bigyan ng boses hanggang bukas. Kasi nga po, akong lolobi ng Panginoon, bukas po kasi ay mayroon po kami recording. Dalawa po, kasi mamaya po i-announce ko. Mayroon po kasi nag-invite sa lingkod ng Diyos sa inyo, sa kay Pastora, sa akin po, sa Daylight TV. So, Light TV, Daylight Devotion. So, in-invite po nila ako para magsalita po sa kanilang program. So, pinagpe-prepare po nila ako ng dalawang sermon. So, hopefully, makaya ko po bukas, tapos sa gabi po. Kaya, patuloy ko pong nire-reserve yung boses ko po. Pero thank you kay Lord, kasi pagkalooban naman ng Panginoon siya magbibigay ng lakas para
para po yung ano, yung boses po ng lingkod ng Diyos ay patuloy na magamit para sa kanyang kaluwalhatian. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi yung hirap, yung pagod, hindi po yung ano, yung hirap, hindi po yung kawalan, hindi yung lahat ng bagay ang magiging dahilan para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Lagi ko po yung sinasabi sa Panginoon. Naiyak ako. Lagi ko yung sinasabi sa Diyos. Hindi ang pagod, hindi ang nararamdaman, hindi ang mga bagay sa mundong ito ang magiging dahilan para tayo ay hindi magamit ng Diyos, para tayo ay manlamig sa Panginoon o lumayo sa Diyos o maapektuhan kasi ang Diyos ang nagtiwala eh. Lagi ko nilalagay yun sa puso ko. Kaya ako nandito, nagtiwala ang Diyos sa akin. Kaya ako naglilingkod, nagtiwala ang Diyos sa akin. Kaya ako nangangaral, nagtiwala ang Diyos sa akin. Kaya ako may hawak ng mga church, ng mga grupo, nagtiwala ang Diyos sa akin. Kaya sa tulong ng Diyos, sa lakas, kakayanan at karunungan niya, nagsisikap na maging mabuting katiwala. Kasi ang Diyos ang nagtiwala. Kapag alam mo ang Diyos ang nagtiwala sa iyo, lahat ng bagay sisikapin mo na huwag mabigo ang Diyos, diba? Na huwag mabigo ang Diyos sa pagtitiwala sa iyo. Kasi maraming pwedeng gamitin ng Diyos. Pero bakit sa iyo nagtiwala ang Panginoon? It's really a great opportunity na gamitin ka ng Panginoon. Kaya yun, hindi pinanginayangan. Kaya yun ay talagang sinisikap na magampanan ng tungkulin ng may katapatan. Hindi ka man ganun, yung lakas galing sa Diyos, yung kakayanan, yung karunungan galing sa Diyos. Gagampanan ng tungkulin, anuman, basta gusto ng Diyos. Dahil darating po yung time, pag gusto ng Panginoon, na ikaw ay mag-rest, ang Diyos naman ang gagawa ng paraan. So sa gabing ito, pag-aaralan po natin yung isa pa sa mga pangako ng Panginoon. Salamat sapagkat patuloy tayong pinagkakatiwalaan. Yun yung lagi yung sinasabi sa Panginoon. Lord, salamat, patuloy kang nagtitiwala. Kasi pag hindi ka na nagtitiwala, pag ang Diyos hindi na nagtitiwala sa atin, ano na lang sa atin ang palitan tayo? Ano lang sa atin ang humanap ng iba? Maraming tao pwedeng gamitin. Maraming tao ang pwedeng tawagin. Maraming tao ang pwedeng hipuin. Maraming tao ang pwedeng utusan ng Diyos. Maraming tao ang pwedeng bigyan ng Diyos ng karunungan, ng kakayanan. Kahit walang galing yan, pwede yan bigyan ng kagalingan ng Diyos. Kahit wala yung pinag-aralan, pwedeng bigyan ng Diyos siya ng karunungan. Kahit sa tingin mo, wala yung salipunan, pwedeng itaas ng Diyos yan. Pwedeng ipromote ng Diyos yan. Walang bagay na mahirap para sa Diyos. Sabi nga ng Diyos, pag hindi tayo nagpuri sa Kanya, yung bato, uutusan niyang magpuri sa Kanya. Tingnan mo yung asno, di ba? Inutusan ng Diyos magsalita para rebukein ang kanyang lingkod. Kapatid, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos. Sa isang iglap, pwede tayong palitan ng Diyos. Sa isang iglap, pwede kang hindi gamitin ng Diyos at hindi ka pagkatiwalaan. Kaya sabi ng Diyos, habang pinagkakatiwalaan ka ng Diyos, take every opportunity. Hindi nagre-reklamo, hindi nagtutuos, nagbibilang ng ginagawa para sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagtitiwala. Ako na naman, Lord, sila naman. Hindi tayo nagre-reklamo kay Lord. Dahil hanggat gusto kang gamitin ng Diyos, magpatuloy ka. Dahil sa isang iglap, pwedeng bawiin ng Diyos sa iyo lahat ng bagay. Pwedeng alisin sa iyo lahat ng bagay. Pwede nga yung buhay mo, bawiin ng Diyos eh. Kung ayaw mo na magpagamit kay Lord, ayaw mo na anak. Sige, bawiin ko na yung buhay mo. Magpahinga ka na kung talagang ayaw mo na. Pero thank you kay Lord, patuloy tayong pinagkakatiwalaan. Kaya habang pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos, huwag kang nangihinayang na magpagamit kay Lord. Huwag kang nangihinayang paggagawa ka para sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagtitiwala sa iyo. At take every opportunity para ikaw ay gumanap sa bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Ako lagi kong sinasabi kay Lord yun, katiwala mo lang ako. Hanggat gusto mo kong gamitin, gamitin mo ako, Panginoon. Hanggat gusto mo, Panginoon, na ako'y gamitin pagpapala sa iba, gamitin mo ako, Panginoon. Magbukas ka ng mga doors of opportunities. Kaya nga walang pwedeng maging hadlang eh. Pag gusto kong gamitin ni Lord, hindi mo pwedeng idahilan. Lord, yung mga taong yan, hindi naman naniniwala sa akin. Lord, yung mga taong yan, mababatingin sa akin. Lord, yung mga taong yan, nire-reject ako. Lord, yung mga taong, wala mo, huwag mong gawing dahilan ng tao para hindi ka magamit ng Diyos. Huwag mong gawing dahilan ang mga sakripiso sa mundong ito, ang problema, ang pangangailangan. Lord, hindi ako makapaglingkod sa iyo kasi may pangangailangan.
Lord, hindi, di ba? Kaya nga po ako, pastor ako. Nagpapastor na ako. Nagtatrabaho pa ako. Bakit? Hindi pwedeng maging hadlang na hindi ka magamit ng Diyos. Eh, di magtrabaho ka. Kung may pangangailangan, pagsabayin mo. At least, hindi mo tinalikuran ang paglilingkod kay Lord. Nagtatrabaho ako sa public, bilang public school teacher. Pero hindi ko inalis. Hindi ko iniwanan ng pagiging pastor. Bakit? Kasi gusto ko ipakita sa Panginoon, hindi yung mga bagay sa mundong ito magiging dahilan para mawala, para hindi ako maging mabuting katiwala ng mga bagay na pinagkatiwala mo sa akin. Hindi sakit ng kalooban, kahit ano pang sakit ang maramdaman mo, kahit saktan ka pa ng sino man tao, kahit saktan ka pa ng mga tao na kapaligid sa'yo, saktan ka ng leader mo, saktan ka ng kapwa manggagawa mo, saktan ka ng mga kaibigan mo, saktan ka ng asawa at anak mo, saktan ka ng lahat ng tao, pero hindi dapat maging hadlang yon para hindi ka magamit ng Diyos, dahil ang Diyos ang nagtiwala sa'yo. Nawa, huwag mabigo ang Diyos na pinagkatiwalaan ka. Ako, laging desire ng puso ko yan. Lord, kahit nasasaktan ako, mangangaral ako hanggat gusto mo. Kahit, Lord, may pangangailangan, mangangaral ako hanggat gusto mo. Kahit, Lord, minsan napapagod na. Kahit minsan bumibigay na. Pero hanggat gusto mo akong gamitin, maglilingkod ako sa iyo. Kasi yung buhay ko galing sa iyo. Kaya nga po, nagsasabi ako sa inyo, if ever, pag record namin bukas, ng dalawa po, dalawang preaching po kasi yon. If ever sa hapon at medyo wag naman loobin ni Lord at kailangan nang ipahinga yung boses ko, if ever lang naman po, at panalangin natin kay Lord, eh baka po bukas ng gabi, eh hindi mo na po tayo mag-broadcast sa Lunes na lang kasi kailangan ko na ipahinga yung bibig ko kasi maglilinggo, kumbaga. Pero malalaman po natin bukas, hanggat may lakas, hanggat kayang magsalita, magsasalita para sa Panginoon. Amen? Okay, bukas po kasi ng umaga po yung recording po namin para sa Day TV, Light TV. Okay, thank you Lord sa opportunity na na-invite ang lingkod niya. Opportunity po yan para magamit ng Panginoon. Tuloy po natin, ngayon po, teksto natin. Ano ba teksto natin? God made everything beautiful in its time. He has made everything beautiful in His time, sabi ng Diyos. Sabi ni Lord, iniaangkop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapanahunan niya. Lahat ng bagay gagawin ng Diyos na maganda sa kapanahunan niya, hindi sa kapanahunan natin. Kaya tuturuan tayo ng Diyos sa gabing ito, maunawaan natin yung tamang paghihintay, yung tamang pagtitiwala sa Diyos, na yung timetable ng Diyos, yung timing ni Lord, right timing ng Diyos, hindi panahon natin, hindi oras natin, dapat yung timing ng Diyos, kasi alam ng Diyos ang perfect time. Kaya kung nagtitiwala ka sa Diyos, matututo kang maghintay, hindi ka magmamadali, dahil kung nagtitiwala ka sa Diyos, na ang Diyos hindi nahuhuli, He's always on time, alam niya ang perfect timing, at alam natin ang Diyos ay makapangyarihan, matututo tayong maghintay kung kailan gusto ng Diyos na tayo ay mag-bloom o gawin ang lahat ng bagay sa paligid natin ayon sa kanyang kapanahunan na maging maganda sa paningin po natin. Amen? Sandali tayong yumuko, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, sa gabing ito, salamat sapagkat Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aking tinig. Pagpalain mo, Panginoon, ang boses ng lingkod mo. Dahil ginagamit mo, Panginoon, lingkod mo, dalangin ko yung boses na galing sa'yo. Lord, salamat po. Dahil hanggat gusto mo kong gamitin, magpapagamit ako sa'yo. Salamat sa pagtitiwala. Maring ang ibang tao hindi magtitiwala sa amin, pero napaka-great opportunity, may Diyos na nagtitiwala. Kaya Lord, salamat po. Hanggat may hininga, hanggat may lakas, hanggat may buhay, Panginoon, patuloy kaming magpapagamit sa iyo, Padre God. Sa gabing ito, samahan niyo po kami, Ama. Minsan pa nagpapasakop kami sa iyong kapangyarihan. Espiritu Santo, aming Panginoon, samahan mo po kami. Lord, wag mo pong biguin ang mga kapatid ko na ngayon ay nakatunghay sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga television, Panginoon, nakatunghay, Panginoon, at nanonood ng Bed of Promises. Gamitin mo ang labi ng lingkod mo para maabot sila, Ama. Hindi ko po sila kilala. Hindi ko po alam ang pinagdadaanan nila. Pero salamat ang Diyos na kasama namin ay all-knowing, omnipresence, Lord God, omnipotent, makapangyarihan sa lahat. All-knowing, alam mo ang lahat ng bagay, walang nalilihim sa iyo, Padre God. Omnipresent, presence, Ikaw ay nasa lahat ng dako. Kaya Lord, salamat po, katagpuin mo po ang aking mga kapatid. Katagpuin mo po ang mga anak mo na umaasa
at nagtitiwala sa iyo, Ama. Patatagin ang mga nanghihina. Palakasin ang mga nanghihina, Panginoon. Bigyan ng pag-asa ang nawawala ng pag-asa. Bigyan ng kapanatagan na naguguluhan, Panginoon. Nagugulumihanan. Lord, bigyan ng kapayapaan ang mga may takot sa puso, Ama. Bigyan pa yung parigan, Panginoon, ng pananampalataya ang mga nangangailangan, Panginoon. May kakulangan, parigan. At patuloy na bigyan, Panginoon, ng pag-asa na, Lord God, na sa iyo ang lahat ng bagay may katugunan. Na sa Diyos lahat ng problema may solusyon. Sa iyo lahat, kahit wala ng daan, if there's no way, Lord, kahit wala ng daan, wala ng paraan, gagawa ka para you will make a way if there seems to be no way, parigan. Kahit wala ng paraan, kahit wala ng daan, kahit sa tingin ng tao wala ng solusyon, kahit sa tingin namin imposible na, sabi mo, kaya mong gumawa. You will make a way, Father God. Kaya sa gabing ito, katagpuin mo po ang aking mga kapatid. Walang mabigat na problema sa Diyos na makapangyarihan. Hindi mahalaga nilalabas ng labi namin. Ang mahalaga yung Diyos, kung sino ang Diyos na nakikinig sa amin, Panginoon. Hindi mahalaga kung ano nilalabas ng labi namin. Hindi man mabanggit ang labi namin, nakikita mo yung puso namin. Alam mo yung patak ng aming mga, ng luha sa aming mga mata. Ang mahalaga, makapangyarihan ng Diyos na nakikinig at tumatawag at tutugon ng aming mga panalangin. Samahan niyo po kami sa gabi ito upang lalo ka naming makilala ng lubusan at maunawaan po namin ang mga plano mo sa aming mga buhay. Sa iyong lahat ng papulit pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen and amen. Magandang gabi po. So sa gabing ito, He will make all things beautiful in His time. Lagi nating naririnig yan. Lagi nating sinasabi yan. Pero ano ibig sabihin ng Panginoon doon? Na ang lahat ng bagay, magaganap, magiging maganda sa kapanahunan niya, sa panahon ng Diyos. Alam niyo po ba yung timetable ng Diyos ay hindi sa katulad ng timetable natin. Yung kalendaryo natin, hindi katulad ng kalendaryo ng Diyos. Ang kailangan lang natin para tayo makasabay sa timetable ng Diyos, para makasabay tayo sa kalendaryo ng Diyos, ang kailangan lang natin 100% na pagtitiwala na ang Diyos alam ang perfect timing, ang perfect time. Alam ng Diyos ang tamang panahon sa lahat ng bagay. Yun lang po yung kailangan natin para makasabay tayo sa timetable ng Diyos. Pag-aralan po natin. Verse 9 and 10, in Jesus' name. Verse 9 and 10, ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Tanong po ito ng mga ngaral. Ang sumulat po ng mga ngaral ay si Haring Solomon, ang pinakamatalinong nilalang sa balat ng lupa. Kasi nung tinatanong siya ng Diyos kung ano ang gusto niya, ang sinabi niya, Panginoon, gusto ko ng karunungan. Kaya nalugod ang Diyos sa kanya. Bakit ang hiningi niya karunungan? Hindi niya hiningi ang kayamanan ng mundong ito o ang fame, yung maging sikat o yung maging malakas or ano. Ang hiningi niya karunungan. Kaya kinalugdan siya ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, hiningi mo karunungan, ibibigay ko sa iyo. At yung mga bagay na hindi mo hiningi, ibibigay ko rin sa iyo. Kaya sa gabing ito, karunungan ang patuloy nating hingin sa Diyos. Yung karunungan, dahil sabi ng Biblia, my people perish, ang bayang ko ay napapahamak. Bakit? Dahil sa kamangmangan. Pag ang isang bagay hindi mo nauunawaan, hindi mo alam, wala kang idea, naniniwala ako, ito isang dahilan para kaya tayo ay napapahamak. Kaya tayo ay kumbaga nagkakamali. Kaya hingi tayo ng Diyos ng karunungan. So si Solomon yun ang hiningi. Kaya sabi ni Haring Solomon, Ecclesiastes, mga ngaral, chapter 3, verse 9, ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Tinanong niya, verse 10, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Ano daw mapapala? Sabi doon. Ano raw mapapala, di ba, ng tao sa lahat ng kanyang ginagawa? Alam ko ang itinakda ng Diyos sa tao. Ano kasi pakita rito sa atin ng Panginoon? Na ang lahat ng tao tayo, nag-i-struggle tayo, may struggle tayo. Walang taong walang struggle. May mga taong nai-stress, may mga taong nadidepress, may mga taong nagugulumihanan, may mga taong laging may takot, may mga taong may pangamba, may mga tao talagang hindi makatulog na halos. Bakit may pag-aalala ng bukas, pangangailangan, paano makakasurvive, paano makakarecover, paano makaawawala sa sakit ng kalooban, paano makakamove on, paano magpapatawad. Lahat tayo may struggle. Kaya sabi niya, ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam niyo po ba kung bakit? Gusto ko rin ipakita sa atin ng Panginoon kasi kapag ang ginagawa natin
eh hindi perfect time ng Diyos. Kasi minsan ang tao kasi masyado tayo nagmamadali. Yun yung reality. Yan ang bunga na ang mga bagay na ginagawa ng mundo, nakikisabay tayo. Hindi na tayo makapaghintay ngayon kay Lord. Pag gusto nating manalangin ngayon, gusto natin ng ganito, gusto natin bukas andyan na. Pag ang panalangin tumatagal, nagda-doubt na tayo kay Lord. Alam niyo ba kung bakit? Naapektuhan tayo ng ano eh, ng epekto ng mga ano yun, yung pagiging lahat na lang eh, instant noodles, instant soup, instant gano'n, lahat na lang instant. Diba? Ngayon eh, mainit na tubig lang, pwede ka na makakain ng noodles. Dati hindi po ganyan. Instant lahat. Kaya di ba ngayon? Instant lahat. Kaya to yung pang-asim sa sinigang, instant na din. Dati maglalaga ka ng sampalok, dudurugin mo, sasalain mo bago mo mailagay para magkaroon ka ng pang-asim. Ngayon, instant lahat. Instant. Kaya ang tao gusto yung prayer niya, instant din. Gusto niya yung kalooban ng Diyos, instant din. Gusto niya yung hinihingi niya kay Lord, instant din. Gusto niya yung miracle, instant din. May instant miracle. Pero may sabi ni Lord, may timetable ang Panginoon. Yan yung epekto na ang lahat ng bagay. Yung paglalaba, dati pinupukpuk pa. Dati binibilad pa sa araw pag sinabon. Diba? Dati ang tawag dito, may tinatawag pang ganyan, pamalo. Diba? Ano pa nilalagyan kung ano-ano ang paglalaba. Ngayon hindi na, instant na din. Pag nilagay mo sa automatic washing machine, kukunin mo siya, isasampay mo na lang. Ang rice cooker, dati nagsasaing tayo, hindi naman instant. Diba, magpapainit ka, magpapasiga ka ng kahoy, babantayan mo hanggang kumulo, tatanggalan mo ng kahoy hanggang ito ay maluto. Dahil pag hindi mo binantayan, kung hindi sunog, hilaw, may palo ka, sigurado pagagalitan ka. Ngayon, instant na din. Ilagay mo lang 5 takal. Ang tubig 5 takal. Isaksak mo. Pindutin mo. Kahit matulog ka, yung sinaing mo, maluluto. Hindi siya hindi siya masusunog. Kasi may automatic na humihina. Lahat instant. Gusto natin lahat instant. Kaya sa Diyos, hindi na tayo willing maghintay. Lagi tayong nagmamadali. Hindi na natin hihintay yung perfect time ng Lord. Eh sabi ni Lord, He will make all things beautiful in His time. Diba? Lahat ng bagay gagawin niyang maganda sa kanyang kapanahunan. Kaya karaniwan palpak nagmamadaling mag-asawa. Karaniwan palpak nagmamadali agad na umasenso. Oh, karaniwan palpak kasi gusto agad instant kita. Kaya nabubudol-budol, nai-scam. Sorry po. Oh, 'di ba bakit minsan naloloko? Bakit minsan nagkakamali? Lahat laging minamadali. Lahat gusto instant. Kaya tinuturuan tayo ngayon ng Diyos sa gabing ito. Sabi ng Diyos, God made everything beautiful in its time, sa kapanahunan niya, sa kapanahunang gusto ng Diyos, matuto tayong maghintay. Kaya nga ang paghihintay, those who wait upon the Lord, di ba sabi niyo, shall renew their strength. Pag naghihintay ka sa tamang panahon ng Diyos, naghihintay ka sa pagtugon ng Diyos, hindi mo minamadali ang Diyos, hindi mo minamadali ang lahat ng bagay. Sabi ni Lord, He will renew your strength. Bakit ka nangihina? Nagmamadali ka eh. Nag-struggle ka eh. Nangihingi ka kay Lord ng bike, nangihingi ka kay Lord ng motor, nangihingi ka kay Lord ng cellphone, nangihingi ka kay Lord ng pampagawa ng bahay, pampintura, pambili ng ganito. Pag hindi dumating agad na mga ilang araw, gagawa ka ngayon ng paraan. Ngayon mag-i-struggle ka kasi gusto mo ngayon na. Pero sabi ni Lord eh, humingi ka, pero hintayin mo yung tamang panahon ng Diyos. Hindi. Pero kung meron, abay di go, walang problema. Kailangan mo bukas, may pera ka, ay di go. Pero kung wala kang pera, mamadaliin mo, nag-i-struggle ka, nadi-stress ka, nadi-depress ka. Bakit kasi gusto mo magkaroon ka na ng ganito ng bagay na gusto mo? Sa material lang po yung sinasabi ko ha, na minamadali mo. Hindi ka makapaghintay. Kaya nai-struggle eh. Ngayon pag bumili, dahil madalian, napapalpak. Madalian, nagkakamali. Madalian, hindi makapaghintay sa timetable ng Diyos. Ayun ang nangyayari. Kaya pagdating ng oras, imbis na ma-enjoy yung kanyang tinanggap na pagpapala, imbis na mag-enjoy, ayun, nai-stress. Lalo ding sumasakit ang kalooban. Bakit? Hindi marunong maghintay. Alam niyo po ba, sa panahon natin ngayon, marami na ang taong wala ng pasensya. Umiigsi na ang pasensya ng tao. Kaya marami nagpapatayan sa kalsada eh. Kaya marami nagpapatayan sa trapiko eh.
Kaya marami nagpapatayan. Bakit? Yung pasensya na uubos. Bakit? Eh, ang tao ngayon kasi instant lahat. Gusto madali lahat. Okay, tuloy natin. Sabi doon, verse 11. Ito sabi niya, verse 11. Iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas. Ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Diba sabi niya, ginagawa niya, naangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, pero hindi niya binigyan. Ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula pasimula hanggang sa wakas. Kasi kay Lord, mula umpisa hanggang katapusan, alam na ni Lord. Wala nga sorpresa kay Lord eh. Diba sabi niya, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Kaya mula umpisa, alam na ni Lord hanggang katapusan, walang sorpresa sa kanya. Oh. Pero pwede nating malaman ang gagawin niya bukas, pero hindi niya binigay sa atin yung kaalaman para malaman yung umpisa hanggang sa katapusan. Kasi gusto ng Diyos umasa tayo sa kanya, magtiwala tayo sa kanya, na kontrolado niya, na alam niya ang mabuti para sa atin, alam niya yung tamang timing, alam niya yung perfect time para sa atin. Ang sa atin, magtiwala, at habang naghihintay yung pagtitiwala, hindi dapat nawawala. Kasi ang taong hindi, ano yung maiksi ang pasensya, walang tiwala, yan eh. Pero pag ikaw ay marunong ka magtiwala, nagtitiwala ka, Lord, wala pa, pero alam ko nagtitiwala ako, alam mo kung kailan dapat at kung kailan ko kailangan. Perfect timing. He will make all things beautiful in its time. Pangako ng Diyos yan, gagawin kong magandang lahat ng bagay sa kanyang kapanahunan. Ang kailangan ng pusong marunong maghintay, hindi nagmamadali. Excuse me. So, ang sabi po dito, basahin po natin, verse, 11. Sabi do, timing. Ano ba ibig sabihin ng timing? Control of when something should be done. Ito daw yung control, when something of something, control of when something should be done. Ito daw yung pagkocontrol na kapag ang isang bagay dapat nang gawin, dapat nang mangyari, dapat nang umaksyon. Yan daw po yung timing. Kumbaga, nasa right timing ka. Kumbaga. Sabi doon, God has the ability to choose the best moment or best time. May kakayahan ng Diyos na pumili ng best moment sa'yo, ng best timing sa'yo. Bakit? Alam niya lahat ng bagay eh. Eh siya may alam nung beginning and the end. Alpha and Omega. Nasa tiyan pa nga lang daw tayo ng nanay natin, kinakita na tayo ng Diyos. Alam na ng Diyos tayo kung lalaki tayo, babae tayo, ano itsura natin. Oh, sabi po yan sa Psalms, na hindi ka pa nakikita ng mundo, nakita ka na ng Diyos. So, ang Diyos, kaya alam ng Diyos kung kailan, pati birthday mo, timing ni Lord dyan. Walang aksidente kay Lord. Kaya sabi doon, God has the ability to choose the best moment or best time. Doing something at the suitable moment. Diba? Ginagawa niya isang bagay o isang sitwasyon, inaalaw ng Diyos sa perfect timing niya, dahil alam niya yun na yung tama. Eh, minsan kasi tayo nagmamadali. Kaya pag minsan nagmamadali ka, nawawala ka na ng doubt. Ay, nagda-doubt ka na, nawawalan ka na ng faith. Eh, without faith, you cannot please God. Hindi tayo makapaghintay. Dapat marunong tayo maghintay kung kailan yung gusto ng Diyos at kalooban ng Diyos. Kaya tayo nag-i-struggle eh. Kaya tayo nai-stress eh. Minamadali natin isang bagay. Eh, di kung wala ngayon, eh di wala. Oh. Kung kailan dumating, kung kailan kalooban ng Panginoon, amen, matuto po tayo magtiwala. Tingnan po natin mga Bible character na naghintay ng perfect timing ng Diyos. Si Abraham, nag-promise si Lord sa kanya na bibigyan siya ng anak sa Genesis chapter 12 verse 4. Nung nangako ang Diyos kay Abraham, bibigyan kita ng anak. Ilang taon si Abraham? 75 years old. Oh. Kailan binigay si Isaac? Di ba nagmadali nga sila eh? Ang kala nila, paano manganganak si ano, si Sarah? Eh si Sarah, menopause na. Kaya akala nila, inisip nila, kay Hagar, doon sa katulong natin, sa katulong daw nila. Kaya ang ginawa nitong si Sarah, hinayaan niyang anak ni Abraham yung kanilang kasambahay. O diba? Mali. At yun nga, o diba, si Ismael ang naging anak. O bakit hindi naging maganda bunga? Bakit? Nagmadali eh. Kasi nangako ang Diyos bibigyan ng anak. Ang pangako ng Diyos kay Sarah galing. Nag-isip sila, paano manganganak si Sarah?
Well, hindi na dinadatnan. Kaya inisip nila, ay baka si Hagar ang gagamitin. Inuunahan natin ang Diyos. Inuunahan nila ang Diyos. Kaya nagkapalpak, nagkamali. Alam niyo po ba yung mga Muslim countries, yung mga tao na, ano, yan po ay lahi ni Ismael. Kaya din po natin makita, ilang taon nang binigay ng Diyos si Isaac kay Abraham at kay Sarah? 100 years old si Abraham. Pinangako ng Diyos kay Abraham, 75 siya. Dumating si Isaac, 100 siya. 25 long years, naghintay sila, dun binigay ng Diyos ang pangako. Kapatid, perfect timing ng Diyos ang hintayin mo para hindi palpak ang mga desisyon natin. Sabi ng Diyos, He will make all things beautiful in its time. Yung 25 years sa atin, matagal. Kay Lord, segundo lang yun. Wala kay Lord yun. Ang gusto ng Diyos, yung puso mong marunong umasa, marunong magtiwala, na alam ng Diyos ang tamang panahon para sa'yo. Oh, yeah, si Abraham yan. Tingnan pa natin si Noah. Si Noah ay 500 years old nung ipinanganak niya ang kanyang tatlong anak, si Sem, si Cam at si Japhet. Genesis 5:32, 500 years old siya nung pinanganak niya ito. Alam niyo po ba, nung pinagawa siya ng Diyos ng arko, ng ark, katulong niya yung mga anak niya na medyo lumalaki na yung mga anak niya, katuwang niya, may mga asawa na. Alam niyo ba, ilang taon si Noah nung bumaha? Sabi sa Genesis chapter 7 verse 6, 100 years old, 600 years old na si Noah nang dumating ang baha. 500 years old siya nung magkaroon siya ng anak. Yung anak niya lumaki na, pero wala pa ring baha. Inutusan siyang gumawa ng arko. Gumawa siya ng arko, katulong yung mga tatlo niyang anak at yung mga asawa ng anak niya. Wala pa ring baha. 600 years old na si Noah. 100 years ang pagitan. Hinintay muna ni Lord lumaki mga anak niya para may meron siya makatuwang, makatulong. Asa na yung bahang sinasabi ni Lord? May asawa na yung anak niya, di ba? Pero 600 years old nung dumating ang baha kay Noah. 100 years! Kapatid, pag sinabi ng Diyos, kahit sa tingin mo matagal, mangyayari dahil Diyos ang nagsabi. Pag sinabi ng Diyos sa'yo, pinangako ng Diyos sa'yo, kahit menopause ka na, pag pinangako ng Diyos, bibigyan kita ng anak, mangyayari. Bakit? Naghihintay lang si Lord ng perfect timing. Kasi kay Lord, hindi ora mismo. May tamang panahon para sa Diyos. Yun ang ano ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, pusong marunong magtiwala, bagamat nagtatagal, pero ang pangako niya magaganap. Kaya nga sa tinuturuan ko kayo, ideklara mo kahit hindi mo pa nakikita yung pangako. Deklara mo lang, huwag kang titigil, ideklara mo. Isang araw didilat ka. Kasi habang dinideklara mo dyan, may nangyayari sa espiritual. Hindi mo yung nakikita. Pero pag once na dineklara mo ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, may ginagawa siya sa espiritual. At kapag hindi ka tumigil magdeklara at naghintay ka ng tamang panahon ng Diyos, makikita mo, gagawin niyang maganda ang lahat ng bagay sa kapanahunan niya, hindi sa panahon natin. Ang kailangan lang natin, declaration na may pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Tuloy natin. Si Jesus nagsimulang mag-ministry, mangaral, 30 years old. Naghintay siya ng tamang panahon. 30 years old po siya nung bautismuhan po siya ni John the Baptist. Ang sabi po sa Luke 3:23, si Jesus ay 30 years old na magsimulang mangaral. 30 years! Naghintay si Jesus bago gamitin ng Panginoon. Ako 20 years old, pumasok sa ministry. 24 years old po ako nung maging pastor po ako eh. So, mabata pa. Si Jesus 30 years naghintay. Ano bang gusto ipakitaan sa atin dito ng Panginoon? Kasi yung perfect timing ni Lord, bakit sa panahon ng Diyos? Kasi yung training natin. Kasi kailangan mo na dumaan ka sa training. Kailangan mo na dumaan ka muna. Kasi bago gamitin ka ng Diyos, bago maghanap, gusto kasi makita ng Diyos yung puso mo kung nagtitiwala ka sa Kanya. Gusto makita ng Diyos yung puso mo kung nananampalataya ka. Na pag sinabi niya magaganap, pero hindi sa timing mo, sa timing niya, na pag pinangako ng Diyos. Di ba lagi kong pinapatuto sa inyo si Pastor Rene Gomez? Yung nakasama po namin sa tinig. Si Pastor Rene Gomez po, siya po ay designer po siya.
ng gown ni, alam ko po, yung po yung pagkakalam ko, ni Ma'am, Madam Imelda Marcos. Yung mother niya po, Christian. Pero yung mother niya, pray na si Pastor Rene Gomez ay makakilala kay Lord. Namatay na po yung magulang niya. Pero hindi niya nakita na si Pastor Rene naging Christian. Pero ngayon po, dumating yung timetable ng Diyos, yung panalangin ng nanay na ito para sa kanyang anak, naging pastor pa. Pero siya, wala na, nasa piling na siya ng Panginoon. Pero gusto ipakita sa atin dito ng Diyos, pag once na nalangin ka, humingi ka sa Diyos at kalooban niya yung hinihingi mo, hindi man makita ng iyong mata, ang Diyos tapat, tutugunin ka niya. Pero hindi sa timing mo, kundi sa perfect time ng Diyos, matuto kang magtiwala habang naghihintay ka ng tamang panahon ng Diyos. Huwag nating madaliin ang Diyos. Kasi minsan pag nagmamadali tayo, nagiging palpak, nagkakamali tayo. Lagi nating tatandaan, He is the beginning and the end. He is the Alpha and the Omega. Kaya alam ng Diyos ang nangyayari in between. Kaya He will make all things beautiful in its time. Gagawin niyang maganda ang lahat ng bagay sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng anak mo, sa buhay ng asawa mo, sa buhay, sa pamilya mo, sa ministry mo, sa trabaho mo, sa business mo. Magtiwala ka lang habang naghihintay ka, gagawin ng Diyos na maganda lahat ng bagay sa tamang panahon ng Diyos, hindi sa timetable ng tao. Kaya matuto tayong maghintay at magtiwala. Amen. Tuloy natin. Basahin natin. Bakit kaya gusto? Kasi ganito po yan. Pag misa minamadali, basahin natin ang verse 11. Read Ecclesiastes chapter 2. Kasi may sinabi si Haring Solomon patungkol sa buhay natin. Ecclesiastes 2:9-17. Makinig po kayo. Ito pagkakasabi ni Haring Solomon. Higit akong dinakila kaysa sino mang haring na una sa akin. Kasi nga, may wisdom siyang galing sa Diyos, dinakila siya. Higit akong dinakila kaysa sino mang haring na una sa akin. Taglay ko pa rin ang aking katalinuhan. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Oh, sabi niya ha, siya ang dinakila, higit siyang dinakila kaysa sa lahat ng haring na una sa kanya. Taglay pa rin niya ang katalinuhan galing sa Diyos. Wala akong ginustong hindi ko nakuha, sabi ni Solomon. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Sabi niya, ipinagmamalaki ko ang aking mga ginagawa at yaon, ang pinakagantimpala ng aking mga pagpapagal. Iniisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang hirap na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan na uuwi lamang sa wala. Diba? Sabi niya, nasa akin ang ako pinakamatalino. Nalikha ng Diyos kasi yun ang hiningi niya. Ako ang dinakila ng higit sa mga lahi, mga haring na una sa akin. Nagagawa ko ang gusto kong gawin, nakukuha ko ang gusto kong kuhain. Pero in the end, yung pagpapagal ko, binabawi ko, sabi niya, ginagawa ko ang lahat para ang lahat ng pagpapagal ko ay ma-enjoy daw niya para praise. Pero sabi niya, pero in the end, nalaman ko ang lahat ng bagay walang kabuluhan. Bakit? Hindi kasi nalugod ang Diyos sa buhay niya. Bakit? Kasi po si Solomon, may 300 ng asawa, may kabit pang 700. 1,000 po ang asawa niya. Bakit hindi siya na-satisfied sa binibigay ng Diyos sa kanya? Bakit gusto niya makuha lahat? Yan yung sinasabi ng taong hindi marunong maghintay. Nagmamadali, gusto makuha lahat, nag-aim for more. Diba, masatisfied ka kung ano pinagkatiwala ng Diyos sa'yo? Kung ano pinagkatiwala sa'yo ng Diyos, 30. Sabi ko nga, diba, may rumbunga ang mga pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. May pinagkatiwalaan ng 100. May pinagkatiwalaan ng 60. May pinagkatiwalaan ng 30 ayon sa parables. Kung pinagkatiwalaan ka ng 100, sabi ko, diba, lagi, gamitin mo. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos, gamitin mo. May kababaang loob. Huwag magmalaki kasi maraming pinagkatiwala ang Diyos sa'yo. Gamitin mo, maging mabuting katiwala ka. 100 pinagkatiwala sa'yo. Gamitin mo yung mga pinagkatiwala na sa'yo para mag-glorify ang Diyos. Kung pinagkatiwalaan ka ng 60, huwag kang maingit sa pinagkatiwalaan ng 100. Thank you, tagtiwala ang Diyos sa'yo. Gamitin mo yung 60 para mag-glorify ang Diyos at ibaba mo ang sarili mo.
na ipinagkatiwalaan ng 30. Yung pinagkatiwalaan ng 30, huwag maingit sa 60, huwag maingit sa 100, at huwag magkaroon ng self-pity. 30 pinagkatiwala sa'yo ng Diyos, kasi alam ng Diyos yun lang yung kakayanan mo. Pero gampanan mo ng may mabuting puso, mabuting katiwala, at ang Diyos, ang sabi ng Diyos, ang Diyos ang nagdadagdag nito. Yun lang eh. Kung ano pinagkatiwala sa'yo, mag-enjoy ka. Pasalamatan mo ang Diyos. Huwag kang mag-aim. Maraming tao nag-i-struggle. Bakit? Pinagkatiwala ng 60, kailangan maging 100 to. Ako, ito pinagkatiwala ng Diyos, isa lang kotse. Kailangan maging yung kapitbahay ko, yung kaibigan ko, apat ang kotse. Ah, kailangan maging apat din ang kotse ko. Ah, yung kaibigan ko, yung mga kaklase ko noon, marami ng mga business, tsaka malalaki na bahay. Ah, kailangan lumaki na rin yung bahay ko. Kailangan nag-i-struggle tayo eh. Napantayan yung mga tao. Kapatid, hindi pantay-pantay. May pinagkatiwalaan ng 100, may pinagkatiwalaan ng 60, may pinagkatiwalaan ng 30. Mag-enjoy ka kung pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. At maging mabuting katiwala ka. Pag naging mabuting katiwala ka sa 30, ang Diyos ang magdadagdag. Hindi mo kailangan mag-struggle. Maging mabuting katiwala ka lang. Yung pinagkatiwalaan ng 100, huwag kang magmalaki. Kung isa yung pinagkatiwala ng Diyos, na makikita mo masigit ka sa iba, sabi ni Lord, lagi nating isipin, masigit ang iba kesa sa atin para wag tayong magmalaki. Kaya kung pinagkatiwalaan ka ni Lord na mas marami kesa sa mga kasama mo, wag kang magmalaki. Kung pinagkatiwalaan ka ni Lord na mas maraming kayamanan, pinagkatiwalaan ka ni Lord na mas maraming karunungan, pinagkatiwalaan ka ni Lord na mas maraming kakayanan, pinagkatulong ka rin na mas maraming galing, anointing, huwag kang magmalaki. Gawin mo na may kababaang loob. Huwag magmalaki at magpatuloy na magpagamit kay Lord. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya sabi niya po ni Solomon, no, ako ang pinakamatalino, dinakila ng higit sa ibang mga hari. Nakukuha ko gusto kong gawin. Nakukuha ko ang gusto kong makuha. Nagagawa ko ang gusto kong gawin. Pero in the end, anong nasabi niya? Wala palang kabuluhan ang lahat ng bagay. Bakit? Hindi kasi nalugod ang Diyos sa buhay niya. Ang gusto ng Diyos, ano man ang pinagkatiwala sa atin, malugod ang Diyos. Kasi siya naging mabuti, nagkatiwala sa atin. Amen. Kaya huwag kang nagsiself-pity na kung yung iba higit sa'yo. Iyan ang pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Gayun mo mabuting katiwala. Ako lagi ko po inilagay sa puso ko eh. Hindi ako higit sa iba. Bakit ako ginagamit ng Diyos sa harapan nyo? Hindi dahil higit ako sa inyo. Bakit ako ang pastor na sa harapan nyo? At hindi yung mga pastor na nakilala nyo. Hindi ako higit sa kanila. Sa akin nagtiwala ang Diyos. Kaya sinisikap maging mabuting katiwala. Hanggat maaari binababa ang sarili. Ayaw magmalaki. Hanggat maaari pag misa nire-review ko sarili ko. Dahil na-overwhelm ako sa mga messages, sa mga papuri, sa mga nakikita kong response ng tao. Pero lagi kong kinukorek yung sarili ko. Bakit? Ayokong makuha. Ayokong bawian ako ng Diyos. Dahil anytime pwedeng bawiin ng Diyos yung pinagkatiwala niya. Pwedeng umalis ka na dyan. Iba gagamitin ko. Ang daming pwedeng gamitin ng Diyos. Hindi ka pwedeng magmalaki. Ang gusto ng Diyos, magbantay tayo sa ating mga sarili. Kung 100, huwag kang magmalaki. Kung 60, gawin mo na may katapatan. Kung 30, huwag mahabag sa sarili. Gawin mo na may katapatan. Isang araw, didilat ka. He will make all things beautiful in its time. Gagawin niyang maganda basta mabuting katiwala ka. Okay. And last, verse 11. Ito na po yung verse natin. Sabi sa verse 11, okay, sabi doon. Ay, hindi. Verse, ano na ba tayo? Verse 14. Tuloy natin sa 12, 13, 14. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gumawa ng mabuti. Habang siya'y nabubuhay, alam ko rin kalooban ng Diyos na ang tayo kumain, uminom at magtamasa sa bunga ng kanyang pagpapagal. Yo'y kaloob ng Diyos. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, walang dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. O diba, ang ganda nung sabi ng verse. The chapter summarizes God's beautiful but tantalizing world is too big forces, yet its satisfaction are too small. Gusto ipakita sa atin ng Diyos, nakinig po kayo sa akin, napakalaki ng mundo. Kahit ibigay sa iyo ang mundo, pag ang sira ang relasyon mo sa Diyos at hindi nalulugod ang Diyos sa iyo, hindi ka pa rin magiging masaya. Ang satisfaction at ang kagalakan, ang kasiyahan, ang kakontentuhan sa Diyos galing, ang Diyos lang ang nagbibigay. Kahit punuin ka ng kayamanan, kahit balutan ka ng ginto, kahit balutan ka ng katanyagan, kahit balutan ka ng kagalingan, karunungan, lahat ng bagay ibigay sa iyo. Sabi ni Haring Solomon, walang kabuluhan ang lahat ng bagay kung ang Diyos hindi nalulugod sa iyong buhay.
dalang satisfaction, ang kagalakan sa mundong ito, galing sa Diyos, hindi sa mga bagay sa mundong ito. Thank you kung pinagkatiwalaan ka. Gamitin mo yan para ang Diyos malugod sa buhay mo. Amen. Hindi para magmalaki. Kung pinagkatiwalaan ka ng higit sa iba, hindi para magmalaki. Kundi gamitin mong malugod ang Diyos sa buhay mo. Pinagkatiwalaan ka ng konti, hindi para maging mahabigin sa sarili. Hindi ka maawa sa sarili mo. Maging mabuting katiwala ka. Dadagdagan ng Diyos yan. Okay, sabi doon, since you were made for eternity, the things of this world cannot finally and permanently satisfy us. Bakit? Kasi hindi tayo tagalupa eh. Tagalangit tayo. Sabi ng Diyos, dayuhan ka lang, sabi ng prayer ni Jesus. Just sa John 17:16, they are not of the world, even as I am not of the world. Sa Tagalog, hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, Ama, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, katulad kung hindi makasanlibutan. Sabi ni Lord, hindi tayo tagamundo, kaya hindi makakapag-satisfied sa'yo kahit ibigay sa'yo ang buong mundo. Ano mapapala ng tao, makamtan man niya buong mundo, mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Hindi ka tagamundo, kaya ang mundo hindi masasatisfied sa'yo. Tagalangit ka. May tatay tayo sa langit, kaya ang nagsasatisfied sa atin, yung tatay natin sa langit. Tagalangit ka, hindi ka tagamundo, kaya hindi ka makukontento kahit ibigay sa'yo ang mundo. Ang nagpapakontento sa atin, yung tatay natin sa langit, basta nalulugod siya sa atin, ang kakontentuhan ilalagay niya sa puso natin. Hindi ka makukontento sa mundong ito. Hindi ka masasatisfied. Kahit hanapin mo sa mundong ito ang kagalakan, hindi. Ang tunay na kagalakan galing sa Diyos. Kasi tagalangit tayo. Alam ng Diyos ang mga bagay na tagalangit. Ang lang ang pwedeng mag-satisfied sa atin kasi hindi tayo tagalupa. Kaya walang bagay sa lupa na pwedeng magpasaya sa atin. Kundi yung bagay lang na nasa langit. Amen. Tatapos na po ko. Sabi doon, God's people find meaning in life when they cheerfully accept it from the hand of God. Diba? Nagkakaroon lang ng meaning ang buhay mo kapag tinatanggap mong lahat ng bagay galing sa Diyos. Nagkakaroon lang ng meaning yan pag alam mong sa Diyos. At yung mga ginagawa mo, nagkakaroon ka lang na hindi ka magre-reklamo magbigay. Pag alam mo sa Diyos mo ginagawa yan, hindi sa tao. Hindi ka magre-reklamo maglingkod. Pag alam mo sa Diyos mo ginagawa yan, hindi sa tao. Hindi ka magre-reklamo manalangin sa iba. Abutin ang pangangailangan ng iba. Maging instrumento ng Diyos para mangaral. Hindi mo yan nire-reklamo pag alam mo sa Diyos mo ginagawa. Bakit? Ang satisfying, sabi doon, God's people find meaning in life when they cheerfully accept it from the hand of God. Ang Diyos ang nagtiwala sa'yo. Gawin mo ang lahat ng bagay para sa Diyos dahil Siya ang nagtiwala sa'yo. Pera? Ano pa? Kayamanan? Ano pa? Karunungan? Kakayanan? Galing? Ano pa? Anointing? Ano pa? Galing sa pananalangin? Ano pa? Yung giver? Merciful? Ano pa meron ka? Lahat accept mo galing sa Diyos at lahat dapat magamit para maluwalhati ang Diyos sa buhay mo, hindi para mataas ang sarili mo. Doon mo makikita ang tunay na kagalakan. Doon mo mararanasan. Oh. Sabi doon sa Ecclesiastes 13:14, sa kabila ng lahat, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, isusulit natin sa Diyos. Kaya sa gabing ito kapatid, kanina nga nagkukwentuhan kami nila Sister Grace Barcoma, ni Sister Sister Larissa Santa Ana at saka ni Sister Rowena. Nagkukwentuhan kami doon. Pastora, pag nakita namin yung post mo, parang ang dami mong pinupuntahan, sabi nila. Parang ang dami mong ginagawa. Oo nga. Kaya ang tawag sa akin sa church, sabi ko sa kanila, ay babaeng walang pahinga. Kasi po birthday po ni Sister Grace Barcoma, kaya nandun po ako sa 13 Martires po. Isa po siya sa viewer ng ating Bed of Promises. Hindi po kami magkakilala. Nagkakilala lang kami through Sister Larissa Santa Ana dahil nanonood sila ng Bed of Promises. So sabi niya, bakit? Para hindi ka napapagod. Kasi ginagawa ko para kay Lord. Pag alam ko magiging masaya si Lord, wala ako kahit anong layo. Di ba? Pag alam ko magiging masaya si Lord, kasi masaya din ako pag masaya si Lord eh. Pag napapasaya mo si Lord, pasasayahin ka ni Lord. Ganun yun eh. Di ba? Kaya hindi ka napapagod, kaya hindi mo iniisip malayo, hindi mo iniisip yung gagawin mo, hindi mo iniisip ang daming responsibility, hindi mo iniisip yan kasi gagawin mo para kay Lord eh. Nagtiwala si Lord sa'yo, sana wag mabigo ang Diyos, pinagkatiwalaan ka, sana wag mabigo ang Diyos.
Amen. So sa gabing ito, yan ang mensahe sa atin ng Panginoon. Wait patiently na may pagtitiwala. He will make all things beautiful in its time. Gagawin niyang maganda ang lahat ng bagay sa kanyang kapanahunan. Magtiwala ka lang. Amen. At habang naghihintay ka, maging mabuting katiwala ka ng mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Tayong lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Sa mensahe mo, Panginoon, tunay nga Ama, tinuturuan mo kami na matutong maghintay. Kasi lahat ng tao ngayon gusto instant noodles, instant food, instant na yaman, gusto yung instant nakita, gusto talaga lahat instant interest, lahat gusto instant. Ayaw ng taong nahihirapan, ayaw ng taong nagsasakripisyo na ngayon, ayaw ng taong naghihintay. Pero tinuturuan mo kaming magtiwala sa iyo, Ama. Sabi mo, Lord, magiging maganda ang lahat o mabuti ang lahat ng bagay ayon sa kapanahunan, Panginoon. You will make all things beautiful in its time sa buhay namin, Lord God. Magtiwala lang kami, you are the God from the beginning and the end. You are the Alpha and the Omega. Kaya lahat ng bagay sa buhay namin, alam mo. Nasa sinapupunan pa lang kami ng aming ina, nakita mo na kami. Alam mo ang haba ng aming buhay. Alam mo, Panginoon. Kaya Lord, sa gabing ito, lagay mo sa puso namin ang tunay na satisfaction pag nag-glorify ka sa buhay namin. Ang tunay na kagalakan pag napapasaya ka namin. Huwag naming ikumpara ang journey namin sa iba. Iba-iba kami ng journey. Iba-iba kami ng lakad. Iba-iba kami ng takbuhin, Panginoon. Huwag naming ikumpara kung yung iba mas higit ang pinagkatiwala mo. Maring naging mabuting katiwala sila. Dalangin namin, Lord God, kung pinagkatiwalaan mo kami ng 100, dalangin namin, Lord, maging mababa ang puso namin. Huwag naming ikumpara ang sarili namin sa iba. Huwag kaming magmalaki. Lagi naming isipin higit ang iba kaysa sa amin. Kung pinagkatiwalaan mo kami ng 60, huwag kami mag-struggle para ma-achieve ang 100. Huwag kami mag-struggle mainggit sa 100. Maging mabuting katiwala kami sa 60, Lord God, at isang araw gagawin mong mabuti ang lahat ng bagay sa kapanahunan mo, Panginoon. At kung kami, Panginoon, ay 30 lang, huwag naman kaming maging malungkot o maging magkaroon ng self-pity sa aming mga sarili. Ang mahalaga, pinagkatiwalaan mo kami. Kung magiging mabuting katiwala kami sa maliit na bagay, ikaw ang nangako, bibigyan pagkakatiwalaan mo kami ng mas malaki pa, Panginoon. Gawin namin ang lahat ng bagay ng may katapatan na hindi sa tao ginagawa, kundi sa iyo, Panginoon. At maging mabuting katiwala kami, anuman ang pinagkatiwala mo sa amin, para ang kagalakan ay maranasan namin yung tunay na kagalakan, yung tunay na satisfaction, yung tunay, Panginoon, parigad na buhay sa mundong ito. Hindi man perfecto, payapa kami, nagagalak kami dahil sa iyo galing ang tunay na kagalakan. Ikaw ang nagbibigay ng satisfaction. Ikaw ang bibigay ng tunay na kasiyahan sa mundong ito, Ama. Sa iyo namin hanapin dahil ang tunay na pagpapala, ikaw, Panginoon. Ang material, secondary na lang. Ang mga tao, secondary na lang. Ang mundo, secondary na lang. Ikaw ang tunay na pagpapala, Panginoon. Ilagay mo po yan sa puso namin. Marami pong salamat. At sa oras na ito, tinatas po namin sa iyo, mga kapatid namin na may prayer request, Lord God. Si Brother Ray Karingal, Panginoon. Yung paa niya ay patuloy na namamagaama at maging normal na po ang kanyang sugar dahil sa diabetes, na meron siyang diabetes, Panginoon. Lord, ganun po si Marisa Reyes, Lord God. Thank you, Lord, sa successful operation niya, Panginoon. Humingi siya patuloy ng wisdom, Panginoon, Father God, para sa kanya pong at para po sa kanyang complete healing, Father God. Si McLean Escoto Cao, Panginoon, na ngayon po ay mayroon mataas ang BP, Panginoon. Patuloy kaming humingi ng kagalingan. Lord, patuloy namin tinatasay si Annalyn Damasco Tanangonan, Panginoon, na may cervic cancer, Father God, in Jesus name. Ganun din po si Elijah Ezekiel Cao, na mayroon lagnat o may sinat sa oras nito. Lord, tinatas namin sa iyo, mga kapatid namin, binanggit po ang pangalan at yung mga sakit, Panginoon, nasa kanilang mga katawan. Sa oras na ito, iunat mo ang iyong kamay. Ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. Salamat sa kagalingan. Salamat sa complete healing, complete recovery. Salamat sa miracle, sa himala, sa miracle, Lord God, at sa kagalingan galing sa iyo. Ang pangako mo sa iyong mga lahat ay nagkaroon kami ng kagalingan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Dinideklara namin, Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Kaya dinideklara namin, magaling ng aming mga kapatid, Panginoon. At sa kanila, Panginoon, parigan recovery, bigyan mo sila ng wisdom kung ano mga bagay na dapat ihakbang gawin, Panginoon, upang ang complete healing at complete recovery ay patuloy nilang maranasan. Marami pong salamat.
Pati din po namin tinatasipin ng Father God si, yung answered prayer ni Josepina Burgos. Lord, salamat. Negative for dengue ang kanyang apo na si Andrea Mendoza, Panginoon. At ito lamang isang tigdas. Lord, salamat po sa negative result sa dengue, Father God. At salamat sa kagalingan niya sa tigdas, Father God, sa buhay ng apo, Panginoon, ng aming kapatid. Lord, tinatas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang birthday celebrant sa oras na ito, si Grace Barcoma, Lord God, birthday niya po today, happy birthday. Si Bernard Villanueva, yung asawa po ni Pastora Ana Villanueva, birthday niya today. Si Rodora Clemeno Avellana, na birthday niya po today, salamat po, happy birthday. At si Janet Estaniel, Panginoon, na birthday at ang alam ko birthday niya kahapon. Lord, salamat po sa mga birthday celebrants ng January. Hindi ko man po nabanggit yung ibang pangalan, Lord, kilala mo po sila. Nasa sinapupunan pa lamang sila ng kanilang ina, alam namin, nakita mo na kami bago kami nakita ng mundo. Dalangin ko, Lord, marami pang kaarawan. Dalangin ko, Lord God, mahabang buhay, malusog na pangangatawan, answered prayer, protection mo, Panginoon, paglagong espiritual, at patuloy kanilang makilala ng lubusan, at marami pang karanasan upang ipatotoo nila buhay ang Diyos na kilang nakilala, Father God. At salamat, may tatay sila sa langit na laging nagbabantay. Salamat po sa aming mga birthday celebrant. Ganunin po, Panginoon, sa favor, answered prayer, protection, long life and good health. At patuloy mong pagsama, Panginoon, kay Sister Alice Punay and family, Sister Lenny Clarete and family, Sister Nitz Limcanco and family, Abigail Francine at Lord, humihingi po siya ng trabaho. Salamat po sa favor na trabaho para kay Abigail, Panginoon. Si Bea Barcoma, yung batang viewers po ng Bed of Promises, Lord, salamat sa buhay ni Bea Barcoma, Elijah Santa Ana, Hannah Micaela Gano, Panginoon, estudyante. Lord, ito po yung mga batang viewers namin, Lord, ng Bed of Promises. Lord, palaki mo po ang mga batang ito, Lord God, na may takot sa iyo, Ama, protection mo, Ama, karunungan sa kanilang pag-aaral, at maganap ang mga pangarap ng kanilang mga magulang, Panginoon, matupad ang mga pangarap ng magulang para sa kanila, Ama. Salamat sa buhay ng mga magulang na ginamit mo, Panginoon, upang mailuwal ang mga batang ito sa mundong ito. Pagpalain mo po mga batang ito na maaga pa lang may desire ng makinig ng salita ng Diyos. Nagpatuloy na may desire na at nauuhaw sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang mga batang ito, Ama. Ganyan po si Ma'am Leia Nolasco, Lord. Humihingi kami ng wisdom para sa kanyang for her coming demo, Panginoon, sa 15, Lord God, humingi kami ng karunungan kay Ma'am Leia, Lord. Salamat po, maging matagumpay po ang kanyang demo, Father God. Lord, salamat din sa buhay ni Rafael Puentes and family, Rowena Gano and family, Larissa Santa Ana and family, Eric Colima, Panginoon. Salamat po, Father God, sa recovery at patuloy na protection, Panginoon, ni Sir Eric, Lord, yung co-teacher ko, Lord God. Salamat po, maski yung girlfriend niya, Lord, makarecover sa aksidenteng nangyari, Father God. Salamat po, pagpalay mo po mga pamilyang binanggit ko, Lord God. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na manguna, magbigay ng karunungan sa pagpapalaki ng mga anak. Hindi, Panginoon, Father God, madaling magpalaki ng anak, pero ikaw ang magbigay ng karunungan. Patuloy ko tinata sa iyo lahat ng viewers namin sa gabing ito. Lord, humihingi kami ng karunungan kung paanong si Solomon binigyan mo. Bigyan mo kami ng karunungan sa pagpapalaki ng aming anak. Karunungan pa yung Father God sa buhay namin sa mundong ito. Karunungan pa yung Father God sa pakikisama sa aming mga asawa. Karunungan sa pagiging single parent. Karunungan pa yung sa mga business nila, Father God. Karunungan pa yung Father God sa pagiging broken family, Lord God. Adopted child, Father God. Ano man po ang sitwasyon namin, bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon. Mga lola, bigyan mo ng karunungan sa pagpapalaki ng apo. Ang mga anak, bigyan mo ng karunungan upang maunawaan ang kakulangan ng kanilang mga magulang. Ang mga mag-asawa, Lord, bigyan mo ng karunungan upang patuloy na mag-grow ang relasyon ng mag-asawa, Father God. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat transaction namin sa mundong ito, sa mga nakakasalamuhan naming tao. Bigyan mo kami ng discerning at karunungan sa lahat ng desisyon namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, Ama, sa lahat ng hakbang namin, action, bawat lalabas ng aming mga labi, mga salitang lalabas ng aming labi, sa bawat pagtulog, paghiga, pagbangon, bawat paglaba, pag-action namin, lahat ng gagawin namin at desisyon namin, Panginoon, pagharap sa problema at pagsubok, humihingi kami ng karunungan na galing sa iyo. Ikaw nagsabi sa James chapter 1 verse 5, kulang kayo ng karunungan, humingi kayo sa Diyos. Ang Diyos ay tapat na nagbibigay at hindi nanunumbat, nagbibigay ng karunungan sa bawat humihingi sa Kanya. Dinideklara po namin yan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Pag-pray din po natin, Lord, tinatas din po namin sa iyo yung akin pong pag-guest, Panginoon, sa Light TV Daylight Devotion, Panginoon. Salamat po kay Nestor Tugade Laideros, Executive Director ng Zoe Broadcasting. Ganun din po kay Ma'am Marinel Gabagat Agraba,
Agraba, executive producer ng Zoe Broadcasting. Salamat po sa buhay ni Sir Nestor at Mama Rinel na binigyan mo, Panginoon, hinipo mo ang puso para bigyan ng opportunity ang lingkod mo, Panginoon, na makapag-share ng salita ng Diyos sa kanilang Light TV, Panginoon, Daylight Devotion. Loobin mo, Panginoon, at samahan mo po ang iyong lingkod. Pagpalain mo po kami, Ama, sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, bukas po ng umaga, may recording po ako dalawa para po maipasa ko na po sa kanila yung hinihingi po nilang preaching. At thank you, Lord. Bukas po, if ever. Pero alam ko, tuloy yan eh. Tuloy. Sabi ko sana kay Pastor Jack, ipahinga ko muna yung... yung aking boses. Kaya sabi ko, wala kami broadcast bukas, Lunes na. Malaman po natin, magpo-post naman po ako. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagmamahal, suporta sa ministry at sa minister ng Diyos. God bless us. Hindi man karapat-dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y tinag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Kung ika'y nang lalamig, wala kang malapitan, para bang ang taigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Iyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Alalahanin mo sana na minamahal ka niya. Ang Bye.